Magandang araw po sa bawat isa. Meron pong nag-comment sa akin doon sa aking paksain na tanggapin bilang personal savior ang ating Panginoong Jesucristo. At para sa kanya, kung halimbawa ay mayroong isang local church na naitatag, aba, ay dapat daw ay alam. Base yun sa pagkutan. Yeah, ay dapat daw ay alam o may kaugnayan kung sa mga naunang mananampalataya na kilala nila. E ganun po ba ang batayan para maging valido ang isang samahan, ang isang local church? O hindi po. Una sa lahat, alin ba ang mahalaga? Ang kilalakan ng mga, sabihin natin, lehitimong mga Kristiyano na may kaugnayan sa Panginoong Kristo? O ang kilalakan ng Panginoong Kristo? Meron ba tayong mahihwatigan sa Biblia na para ikaw ay maging valido o para ikaw ay masabing ligtas o kinikilala sa kaligtasan ay dapat ay kilala mo ang mga kapatiran o mga Kristiyano dito mo? Eh, kahit nga po si Apostol Pablo ay nagsabi sa Corinto, sinabi niya na hindi nga niya minahalaga, hindi nga niya makilala o hindi niya ninais na makilala ang sino man sa kanila, kundi si Jesucristo na siyang ipinako sa krus at maging ang Panginoon sa Kristo. Diba? Sa Mateo 7, sinabi niya na may mga tao na lalapit sa kanya, kilala siya, pero hindi niya kilala. Ibig sabihin, itatakman, hindi niya kikilala. Kaya ang mahalaga, yung pagkilala ng Panginoon sa Kristo. At paano ba tayo na ikakabit doon sa iglesyang itinayo ng Panginoon sa Kristo? Tayo ba ang gagawa na sasapit? Doon hindi. Sabi sa Acts 2, ang Diyos ang nagdaragdag sa kanilang bilang. Sa Efeso 2, sino ang nagsama sa unang bayan ng Diyos? Ang mga Hudyo. Isinama ang mga Hintil o ang mga Hintil-Hudyo. Ang Panginoon sa Kristo, paano niya isinangkap sa isang katawan? Sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi po sa pamagitan ng pagpapalista sa isang institusyon, sa isang organisasyon. Kaya po, hindi po nasusukat sa doon sa tinatawag na successionism ng organisasyon para ikaw ay mabalido na sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat malinaw ang kapahayagan sa Biblia na ang kaligtasan ay nakabase sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo at sa kanyang ginawa. At ang sabi sa Roma ay ang sino mang sasampalataya ay hindi mapahiya. At mismong sinabi ng Panginoong Jesucristo na ang lumalapit sa kanya, kailan may hindi niya itataboy? At paano lalapit sa ating Panginoong Jesucristo? Ito'y paglapit ng pamamagitan ng ating pananampalataya na sa kanya mismo nang galing. Gaya na sinasabi sa atin sa Efeso 2:8. Kaya sana ito'y maging malinaw sa mga marahil ay naturuan ng maling aral na kinakailangan ay umalik ka sa isang institusyon para ikaw ay kilalanin ng Panginoong Jesucristo. Wala pong ganun. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag. Hindi po tayo ang naghahanap. Siya ang naghahanap sa kanyang mga tupa. Sapagkat siya ang mabuting pastol. Kung may nawawalang tupa, kahanapin niya yun para ilagay sa kanyang kawa. Sapagkat kilala ng Diyos ang sama kanya noon pa man, bago pa man ang mundo ay naging gayon. Yan ang sinasabi sa atin sa Epeso. Nawa po mga kapatid ay naging malinaw ang paksay para po sa kapakinabangan ng marami. Hindi lamang nung iisa na yun na nag-inquire sa akin, nagpatanong-tanong, akala ko'y nagtatanong lang, yun pala po'y tumatanong. Marami pong salamat. Till I get up, time is barely on our side.